yung galawan ng BREN Esports sa early game. Alam naman natin eh, agresibo maglaro ang BREN Esports. Sanay sila din. Kung halimbawa, kung nakita nga natin, yes, Geek Fam Family, parang ONIC PH din silang maglaro. But still, a classic BREN meron pa rin. And now, sabihin nga natin, yes, ang tatlong membro dito or apat na membro dito ng ating BREN Esports, they have a heart of a champion. Yun ang mahirap lang sa part ng Geek Fam. Dahil di ka pwedeng makampante na, yes, medyo nawawala na sa galawan ng BREN Esports. But still, sabi ng mga fans, BREN pa lang malakas. Yeah. Oh, BREN pa. BREN lang lagi daw malakas. Oh, oh. Pero ito, fourth pick. Uy, kung meron pa yung sustain, meron din kami ilalabas dito. Surprise, is this a parehan sila dito may paracetamol, the healing galing coming from Rafael sa side ng Geek Fam PH, at meron namang Estes dito. Talagang ano ha, nung nakita nila to na na-open ang ONIC PH, lagi na natin nakikita ang dahiling galing. Look at Geek Fam on how fast they pick the last hero, I mean last two heroes nila. Mukhang nabasa nila yung style ng BREN Esports. Auto pick dito Hayabusa and si Atimo Chang. Ako po, masakit din ito when it comes sa early game. Oh, sa early game yan, of course, yung kanya mga burst or yung damage siya dito. Tignan natin, last pick for the side. Ooh! Uy, ako po. Si Tito Badang. Dropin, ako po. Yan na nga po, inilak na. Hindi ka pwedeng sabihin sa akin, ano, kung matapang ka, ilak po yan. Nagbago. Ah, nagbago ba? Ako po, nagbago nga. So, it's a Tamus. It's a Tams. Para sa side dito, tignan. Hindi, ito pala. Ay, hindi, so tama. Oh, yan. Next switch. Yung mga skin kasi ng Moonton ngayon, no? Medyo nagkakahalitulad. Pero ngayon, kung mapapansin nga natin, na-revamp din yan, or yung skill ni Badang, I think yung passive niya, when it comes sa stand doon, pwede nang anuhin sa kanyang first skill. Kaya makati din, when it comes sa ranking, nakikita ko na rin yan. Pero ang mga mahirap nga dito, sino yung una makakasnowball? When it comes dito sa side ng Geek Fam PH, kung mapapansin ko lang, mabilis mag-rotate din when it comes na meron kang Chang. Dahil tapos yan pa yung combination mo ng Rafaela. Most likely diba? Yung rotation yan is Kufra, Chang, and of course, Rafaela. So sa tingin mo ba magkakameron talaga din tayo a 3-man rotation when it comes dito sa Geek Fam? Automatic yan. Oh. Automatic sa style and lineup nila, yun ang kailangan nila i-capitalize yung rotation. And of course, early mage setup using Chang, ang kailangan niya lang is level, kaya niya pumatay. Oo. Pero ang sagot nga dito, kung makikipagsuntukan talaga pag nagkatagpuan ng BREN Esports, kasi kumbaga sa lineup nila, they have a 2-fighter. Badang having ang offlane ata dito. Pero titingnan natin kung ganito na nga yung sistema dito. Geek Fam PH versus BREN Esports. Game 1 pa lang tayo. Best of 3 series tayo. Pakilala muna natin sa Geek Fam PH. Si Dukmen ang gagamit ng Kufra. Why not on this Rafaela Escanor para sa ating Teresa. Gert DZ para dito sa ating Hayabusa. At si Kingpin ang gagamit ng ating Jungle. And para naman sa red side, we got BREN Esports. Poco para sa kanyang Badang. Haze using Estes. Yuji para sa kanyang Lilia. Air Force Tank using the touch. Medyo pulado po. Ito na, sabi na nga, napaka-mabout doon. Muna si Ting, low life siya doon sa kanyang Tamus. Ito nga sinasabi natin, 4-man rotation on the side ng Geek Fam. Napaka-aggressive nung pinapakita dito ng Geek Fam. Bakbakan to bakbakan. Ito yung mga classic BREN nga, na sabi ng mga fans natin, na ganito dati mag-rotate ang BREN Esports. Pero sa Geek Fam natin nakikita, and now Haze, try to get away. Naku po. Yan, mabout muna tayo. Tatlo yan eh, tatlong rumoronda pero dito sa may bandang bout of lane. Ako po, Coco, lowlife. First blood on the side ng Geek Fam PH. Apakaganda ng pick off dito. Naka-high and dry dito. Lamax Curtis in terms of damage against kaya Coco na naka-bounty hunt. Pero look at this, a good rotation coming from the side of Geek Fam. Automatically, papuntahin natin ang offlane natin onto the middle lane. Look at the rotation na sinasabi ko nina sa top lane. 3-man rotation. Parang Rafaela and Chang plus the Kufra. Automatic magra-rotate dyan. If ever may sasalubong man, there is a Terisla nakaabang to help them show or humarap kung may papalag. Oo, kung mapapansin mo nga, sabi mo nga, Rocky, ganun talaga yung classic na nakikita natin sa Geek Fam PH. And now, they're trying to stick kung ganun ang kanilang sistema na ginagawa dito. And now, on the middle lane naman, napakabilis mag-rotate dito ng Geek Fam PH. And now, Turtle 1 is up. Kukunin nila ata itong objective. Kukuha muna sila ata ng pick-off dito before sila gumawa agad sa Turtle. Alam naman nila, mas malaki ang
still potential ng Bren compare sa kanila. Pero look at this. Uy. Trying to zone the turtle sa side nila. Alam ng Bren Esports yan. Ang layo ng dalawa, Padang and Estes walking in. Dokmen jumping in. Nakakuha nila first turtle of the game. Pero di na pakatatapos sa bakbakan. Susunda Yuji. Papasok ba? Tignan natin to. Ako ba? Well, I think hindi ko muna papasukin ata. Dapat dito ang Geek Fam, ang Bren Esports. Kasi yung Geek Fam PH yung nakakuha ng ating turtle having a double damage dito. And now, four-man rotation. Apat ang rumoronda sa side ng Geek Fam PH. Ang sistema dito, pag may nahuli yung apat na rumoronda dito, yari on the top lane. Pero yun, punta muna tayo sa top lane. Magkakameron natin ng kaganapan. Pero dito on the middle lane is Canon. Medyo makikita ata ni Fred dito. At saka ni Yuji Teng. Naku! Medyo nakatakas doon si Canon. Geek Fam is focusing sa weak lane ng Bren Esports, which is ang kanilang Ranger Doc Rebo on the top lane. Look at the cut coming from this Rafaela. Es Canon, and they're trying to force the first objective of the game, the tower. Pero ito na stand coming from Rafaela. Nakakuha si Tams and mamamatay pa ata. Look at this haste trying to sustain the team, mga sir. Pero Dogman inside and out. Naku po, pasok na pasok, penalty zone. At eto mga Red Judy trying to get another kill para makabawi man lang, pero hindi. Naku po, wala ata silang makukuha. Yuji is down and a three-man down on the side ng Bren Esports. Napakaganda ng pinakitang rotation. That's a quick 5-0 ang nangyayari dito. Look at the score right now. Nakuha na sila ng tower, nakuha na sila ng tatlong easy hero. Medyo kailangan pag-usapan ng Bren Esports kung paano i-recompose ang galawan nila as of now. Oo, 5-0. Wala pang ang sagot dito ang Bren Esports at ang gold lead natin, pabor sa ating Geek Fam PH. 4K gold lead on the side ng Geek Fam PH. Pero dito, courtesy, Ayabusa, naku na po. Uy, napakaganda naman. Pero Psycho Gaming, hindi sapat yan, sabi dito ni Coco. Hindi sapat yung pagsa-sidestep mo dito kay Coco. You don't do that here, Cass. You don't do that here, Cass. Pero look at this. Etong dalawang to, si Teng tsaka si Yuji kanina pa nang nang-i-invade now. Mukhang magiging successful sila. Still, ang kanilang tiris lang going on to the top. Stay lane lang siya dito. As of now, I think they're trying to force a push into the middle while Hayabusa, courtesy, needs to stay sa kanyang safe lane. Oo, kung mapapansin mo dito, alam nila na medyo delay sila doon dahil sa nangyaring invade ng Geek Fam. So they want a resources dito bago muna pumalag. At yun na nga, nakagante ng turret doon on the bottom lane. Pero yung middle lane na pinaka-importante, nakakuha agad ng Geek Fam PH. And look at the bar. The momentum is nasa side ng Geek Fam as of now. 6-1 ang score with regards to gold lead. Around 4,000 or to 5K lang to. Medyo maaga pa naman para magsayang Geek Fam. Still, courtesy holding ang kanyang line. Kailangan ko na makuha to. Yung buong tropa ko nakuha na yung ibang sides. I need to do my job as well. Pero ito na, tatlo or apat ang nakaabang para sa side ng Bren Esports. Kailangan nila magtawag ng kasama. Ang sustain nila dito, medyo papunta pa lang, which is si Estes. Maliligaw ka ata, medyo kaya-kaya ka ikat dyan, mga sir. Bebuelo, Mr. Tong is in! Dako po, eto na nga po, mauli ata si Yuji, pero napaganda ang ultimate. Pero sabi niya, hindi sapat dyan, napanood na namin yan. Kahit may dalawang buhay, kakala mo, hindi sapat yan dito sa Geek Fam Fam. And now, Yuji is down on the side ng Bren Esports. Patuloy pa rin ang kalamangan dito ng Geek Fam PH. Having this, I think, as 6K gold lead on the side ng ating Geek Fam. Nagiging problema to ng Bren Esports is yung si Yuji, si Mr. Consistent, hindi siya nagiging effective as of now. As of na now, kailangan siya bumaburst dyan. Na alam naman natin, mayroon lang time frame ang isang mage kung kailan na magiging sobrang effective siya. Look at this. They're trying to capitalize. Mage ka pala, sir. Medyo maaga, pero Escanor, penalty zone dito sa tatlo sa may pasok bandang likuran. Ito na nga po, apat na miyembro dito trying to get ace. Pero dito, low life na dito ang ating is. Naku, mambaot muna tayo dito. Napakaganda ng sustain ng healing galing. Medyo yung Rafaela na healing galing ang nagiging maganda dito sa side ng Geek Fam PH. Anong nakakayaan sagot dito ng Bren Esports? Dalawa ang pulado sa kanilang side. I think they need to wait na lang muna sa inside their base. Look at Kingpin on how to zone ang fighter tsaka ang marksman ng side ng Bren Esports. Wala silang option dito to wait. To wait until... Oo, pati kung mapapansin mo dito, Prof. Si Curtis dito, libreng-libre dun sa bottom lane. Turtle, parang ano, sige, yaan nyo. Mamaya na ako sasali sa inyo. Kaya nyo na, wala pa ako. So, turtle paano na pag sumama, diba? And now, turtle, third turtle.
makukuha pa rin dito ata ng Geek from PH. Tingnan natin kung ano, kung pepekus, o hindi. Boy. They want to burst bibigay the turtle. Kukunin na lang. Kasi last time I saw them, they did not kill the third turtle. They wait right after mag, ano, lumabas agad ang Lord para wala ng cooldown. Ayaw, that's how they play. Sabi ko, may, uy, pwede nga naman yun, di ba? Pwede ganun, yun. Ganun na yung nakita ko. So anyway, eto na. Back sa bakbakan dito lamang ang side ng Geek found like around 9,000 na from 4K gold lead. Ngayon it's already 9,000. Medyo nawawalan ako ng pag-asa para sa Bren ko para makakabalik dito. Hindi naman natin sinasabing talo na sila dito, pero talagang tagilid ang vapor. Mahihirapan si Doc Ribo, which is yung kanilang plan B na kailangan sa late game somehow mag-step up. Oo. Kaso ang nangyari hinahatid lang or nakakapag-farm lang si Doc Ribo sa mga minions na pumapasok. So napaka-delay nito. Anong minutes ka pa makakuha ng mga quarter? Ayun na nga sinasabi natin, nagka-1v1 doon ang ating Hayabusa at napinag-2 si Coco. Nako po, eto, rekta na nga po dito. Hiling-galing na nga ni Estes ang nagpapasay dito sa Bren Esports. Pero hindi, niyakap dito naman ni Dukman. Pero mapa-out muna, masakit. Wala tayong minion, sabi dito ng Ikwa. Mamaya na tayo. Pero ito, bakbakan-tubakbakan ulit tayo dito. Op, tamang pressure lang talaga yung ginagawa ng Geek Fan Page. Dahil lamang ka na, Rocky. Pag ganito yung sistema mo, so dapat disiplina lang ang gagawin natin dito. On the side ng Geek Fan Page, having this, I think, 9K gold lead na. Napakataas, pataas ng pataas. At ngayon nga, sabi mo nga si Doc Remo dito, nahihirapan mag-farm. Nahihirapan mag-farm. Naka-bounty hunt siya dito, pero hindi niya ma-maximize yung bounty hunt emblem niya dito, knowing na wala siyang mapitas. Look at the score. It's 10-2. Every time makakakuha sila ng isa, makukuhanan sila ng dalawa para sa side ng Geek Farm. 20, under 20 seconds na po, lalabas na ang Lord. Kailangan na pag-usapan ng Bren. Are we going to contest the level 1 Lord? O ibigay na muna ito. Anyway, it's a level 1. Yes, okay nga. Ako para sa akin dito, bigay na nila to. Dahil alam naman na delay sila. Yes, kahit magka meron tayo ng 5-man na clash dito, automatically dito, napaka-gucci-gucci na si Cortese dito. Dahil nakapag-farm na siya sa bottom deck. Ito na, trying to pick off. Napakakulit neto ni Cortese. Kanina pa niya winawaan on one si Coco. Alam niya kasi naka-high-end race siya. So kung every time mag-isa si Coco, doon siya lalamang. Mas makate siya dito. Ang tanong natin kung sinong kakamot kay Cortese dito sa kanyang Hayabusa. And right now, ladies and gentlemen, ang pangkamot na nga kaya ng Bren Esports ang Estes nila just to sustain the team fight. Pero hindi. Look at the item or the farm of this Hayabusa. 7.5K. Grabe naman. Again, sa 5.4K ni Badang dito. There you go. The first, or I mean, the level 1 Lord for the side of Geek Fam. Ito na, 6-man nila. Bukang lalabas ata sa middle lane. Digsman ang kinuha pero nakakuha lang si Doc Ribo doon ng ating first turret on the top lane. Pero sapat nga ba yun? Nako, mamba-out muna tayo dito. At ano nga clash ang mangyayari dito na meron na sila dito nga Lord 1. Pero Lord 1 pa rin to. Siguro kaya na itong mag-uji ni Doc Ribo. Pero titignan pa rin natin because isa pa lang ang ano dito, item. Oh. Ating, there you go. Lord is outgoing onto the middle lane. Hakbang pasulong. Ito na. Nasalubungin ba ito ng Bren? Kung hindi nila mapipitas agad to Lord, makukuha na sila ng tower dito. Most likely, makukuha na eh. It's already half HP. Pero positioning ng Bren dito, they are ready to fight to defend their base. Ito na, nagkakapahan na naman dito. Dokmen, may buwelo na ata. Tatalon na ata dito sa batalik. Uy, kinansel dito. And, nakuha dito si Rafaela. Walang sustain ang side ng Geek Farm. Are they calling for the backline? Makukuha pa ata. Magic Zeus for the side of UG. Disengage. That's a good discipline coming from the side of Geek Farm PH. They want another clash ata. They're forcing a clash, mga sir. Pero dito, tumalon si Dokmen. Ito na nga, tumalon. At, hindi, mamaya, mamba-out lang chumil tayo dito. Chumil lang. Alam nila, wala pang minions dito. Pero nako, grabe naman yung magic sarap dito ni Kingpin. And right now, penalty zone sa tatlo. At eto na nga ba ang paglaglag ng Bren Esports. Now, lock tower na nga ba dito ang gagawin ng Geek Fan PH. Pero lowlife naman, sinuntok dito ng ating Manny Pacquiao. And right now, man, kahit hindi na lock tower, Geek Fan PH securing the game 1. Alright, game 1 goes grabe to Geek Fan PH. It is a very one-sided match. Oo, very one-sided talaga kasi nag-snowball talaga yung rotation na pinakita nila when it comes dito kay Wynat at saka meron nga silang Rafaela. Even though na merong Estes itong kabila. Pinakita na ni Shaolin, Shaolin ML. Shaolin ML is back. Look at the stats. Hindi ganun nag-workout ang pick nila na Tams.
against sa Hayabusa. Kung titignan mo rin kasi, wala silang pang-hold sa Hayabusa. Oo, yun ang mahirap sa kanila. At wala silang stick na may crowd control. Pero dito, may Kufra dito yung side ng ating Geek Fan PH. And now, as you can see, Snowball, look at that Tyrant's Revenge coming from this Kufra. And now, yun yung mga nagiging Snowball sila. Sa early game, nagampanan talaga sa side ng Geek Fan PH. At as early as 4 minutes, kung titignan mo yun, 4-0 na ulit. Then masusundan pa, quick 5 for non-exchange under 5 minutes. That's the start of the snowball for the side of Geek Fam. Now, kailangan pag-usapan dito ng BREN ESPORTS kung paano magiging laning nila. Oo, medyo na anuhan lang ako sa lineup ng BREN ESPORTS na medyo hindi natin nakikita yung mga ganitong composition ng heroes. Diba? Sa BREN ESPORTS. But alam naman natin, syempre, hindi naman nila ipipigyan ng wala silang plano. But still, hindi lang nga naging tagumpay dito sa game 1. At as you can see naman doon, dire-diretso yung kalamangan doon ng Geek Fam PH. Hindi na nila pinakawalan yung kanilang momentum, and that is secured for the game 1. This is a best of 3 series. May halaga yung game 1 proxy. Yun yung sinasabi ko sa iyo kanina, diba? Yung 3-man rotation, I've watched Geek Fam several times sa style nila. The 3-man rotation. Kasi ang nauuso recently is the 4-man rotation. Uh-oh. Now, ang ginawa ng Geek Fam is they stick for the 3-man rotation, the 1-3-1. So, yung dalawang 1, nakaabang lang, kung iikot sila, automatic na sa 4-man na. Hindi kailangan masyadong binibitaw yung space. Inaalagaan nila yung both sides with regards sa laning or sa wave creeps. After noon, yung tatlo, hayaan mo dumalaw, and right after makuha objective, si switch yung bottom going onto the top. Exactly. Tapos yung apat, nire-recta doon sa bottom. Or ganun, sa middle lane. Ganun yung kanilang palitan, at consistent yung palitan ginagawa nila up to this day 6 ng ating regular season. Ang nakikita ko lang counter as of now sa ginagawang ganun is sabayan. Ang problema, pwede mo siyang sabayan. Ang tanong is, praktisado ba kayo sa ganong rotation? Sa ganong rotation, kung paano siyang sabayan. Kasi ang nangyayari doon, pwede niyang sabayan, pero yung baka na itbulaga ka lang na pagdating doon, di ba? Pagbulaga mo, apat na pala. Kanina, tatlo lang yun. Tatlo lang eh. Biglang dumami. Oo, dumami sila. So, yun nga sinasabi natin. So, ladies and gentlemen, as you can see sa lahat ng nasa stream natin, Geek Fam PH nga ang ating nakakuha ng game on. But still, lahat ng mga fans ng BREN ESPORTS, huwag mo muna tayo mawala ng pag-asa. May ano ba? May game number 2 ba? This is a best of 3 ng ating bakbakan. Still waiting. And of course, aasahan ko na hindi magpapatalo itong BREN. Kailangan nila mag-adjust as soon as possible. Alam naman natin yan na hindi porkit nanalo ka nung game 1 kayo na yung mananalo. Again, may game 2 pa tayo. Dapat lang Geek Fam PH. Consistent dapat sila sa ginawa nila doon ng game 1. Mapatuloy nila ang game 2. Dahil pag nakuha to ng BREN ESPORTS, alam ng BREN ESPORTS, oy, nagkamali lang kami ng game 1. Makukuha namin yung game 2. Ano sa tingin mo kailangan gawin ng BREN ESPORTS sa game number 2 para ma-counter yung 3-man rotation? Ako, sa tingin ko, if alam din nila kung nakikita naman nila kung nagaroon na ginagawa sa kanila ng Geek Fam PH, they have to get an early heroes, yung talagang malakas na heroes na kayang sumabay dun sa rotation na ginagawa ng Geek Fam PH. When we say early heroes, like what? Like Lunox, pwede. Kung pwede sila mag-Lunox or they can go for the Kaja or something na ganyan. Yung mga matik na nakikita natin. Yung mga panghuli. Oo, mga panghuli. Mga panghuli. That's a good one for the side naman ng BREN ESPORTS. Ayan guys, binigyan na kayo ng tip ni Tori. Huwag kayo maniwala. Hindi, joke lang. ano lang yan? Yan tip mo, sabi-sabi lang. Sabi-sabi. Pero kayo pa rin dyan. Bahala pa rin kayo dyan. So again guys, on the side ng BREN ESPORTS, ayun. Harit and Kimi still ang binandito on the side ng BREN ESPORTS and Geek Fam PH. They want to stick dito sa show. Ayaw talaga nila ibigay dito kay Haze. And X4Geeks out for the side of, for this battle. First pick para sa side ng BREN ESPORTS. Ang dami pang naka-out na hero. Tignan natin. Sila naman ang gagamit ng ating Terizla na when it comes sa early, napakakate ng execution strike nito, Propi. First and second pick for the side of Geek Fam. Tignan natin to. Pwede nilang agad counterin dito. Parang dahil nabuluha si ano. Nayak siya. Iba talaga, nakakaiyak talaga pag ikaw nakakuha ng game 1, no? Ito na, Tams na naman ba ito ni Shaolin ML? Oo, pero Tams, sila ang kumuha dito ng Tamos, and then they want to stick dito sa core tank nila, which is Kufra. Sabi nga nila dito, kung ayaw mo ng isang grab, number 1 meta daw ang ating Kufra when it comes sa mayroon siyang bouncing ball. But still, sila naman ang kakameron dito. Pinalta nila yung Estes nila. Hindi kasi nag-workout sa kanila eh. Kami naman ang gagamit. Ng Rafaela. Ng Rafaela. Para mas mabilis na rotation gusto ata. Esme! Uy!
Eto the na. Classic or mean the somehow nauuso. Nauuso sistema na pag meron kang Esmeralda, kailangan mo lang ng healing galing na Esmeralda. Actually, ang pinaka the best dito is yung Esmeralda and Tirisla. That is one of the most vital. Ang pinapalit sa Esmeralda kung naka-open is yung Harry. Yan ang kinakatakutan na partners as of now. And still, medyo open pa dito. Third pick, Lilia, the boom boom pow is in for the side of Geek Pam. Sabi nga nila dito, the most annoying mage right now is this Lilia. So, si tignan natin sila ang gagamit dito sa side ng Geek Pam PH. Pero yung crowd control agad ng penalty zone at saka ng Falling Star Moon dito ng ating Esmeralda masakit. Nakakatakot pag naipasok lahat ito ng BREN ESPORTS. Last man for the side of BREN ESPORTS, tignan natin. May inaabangan akong kakaibang pick sa Geek Fam eh. Ano? Sige, ano ba? Mamaya natin, baka maririnig nila eh. Baka naririnig nila, no? Baka masunod eh, no? Baka masunod. Yun ang inaasahan ko, pag yun nilabas nila. Ako. Mamaya guys, pag after pick. Oy, Franco, pinick na or minaban. Oy, naman. As I said, Franco pa din yung pinaka-isang magandang zoning tank sa early dahil yung threat ng Iron Hook na hindi mo alam kung saan lumalabas. Di ba? Fourth pick. Pwede kasi nila yung fifth pick yun eh. Uy! Estes. Nagkapalitan lang, Kuya Propi. Nagkapalit. Parang gusto sa amin, pre. Sa inyo na yung Rafaela. Amin na yan. Sabi, palit nga tayo. Tignan natin kung sa amin lang mag-workout. And now, Estes on the side, the Geek Fam PH. Fourth and fifth pick for the side of BREN ESPORTS. Wala pa sila. Pwede sila mag-marksman or another fighter. Minsan kasi may mga ganyan pagka nakakita tayo Trisla, they don't go for the hard tank. Double mage setup. Is this for real, mga sir? Uy! Okay. Iba talaga ang BREN. Yun na nga, sinasabi ko, pagka nakakita kasi na Trisla, most likely, hindi na sila kumukuha ng main tank. They go for the mobility, rotation, and early mage setup doesn't need any items. Ayan na. Ako nga yung sinasabi ko. Yan ba yun? Yan yun. Wala sinabi si Prof. Yan ang i-pick nyo, ha? Oh. Pero na-pick nyo. May isa pa yan eh. Sige, anong meron sa Dyrot ngayon, ha, Prof. Yung pamburst kasi niya, uy, flicker. Unusual. Usually, sprint na ginagamit siya. Pero tignan natin, pamunit din kasi yan. Sa mga nagro-rotate, kayang-kaya niya makipagbakbakan. And of course, they have this Cupra. Kumbaga, hindi mo makakrowd control basta-basta mapapasok yung si Dyrot. Si Dyrot ng ating Geek Pop. Kasama ang Cupra. Tignan natin dito. Oh. Lineup wise, hindi mo kilala both teams. Kanino lineup ka? Ako, hindi ko kilala sila. But still, BREN ESPORTS, nagulat ako. Ang pagbabalik ng double mage setup nila. Pero iba yung mga lineup nila. Hindi ko alam kung sino gagamit ng... alam ko, Kuya Yuji dyan, Kagura, di ba? So, tricky lang tayo kung sino gagamit ng Esmeralda. But still, punta muna ako sa BREN ESPORTS. BREN ESPORTS. Yeah. Ako punta ako dun sa pseudo pick ng ano. Oo naman. Pero di na... Napalot ko yun eh. Sa mga fans na ano dyan, ng Geek Fam, hindi sinabi ni Prof. Bing, i-pick nyo yan. Pero inaabangan nyo na i-pick nyo yan. May isa pa silang mage hero naman. Mamaya naman. Baka naman. Sakali ko sa... Just in case na magkamera tayo ng game 3. Oo, sakali. Diba? Tignan natin dito. Uh-huh. Again, this is the game number 2 between BREN ESPORTS versus Geek Fam. Pakikilala ko muna, on to the blue side, BREN ESPORTS Coco, gagamit sa kanyang badang Haze using Rafaela, Yuji para sa kanyang Kagura, Teng para sa Tirisla, and Tok Ribo para sa kanyang Esmeralda. At dito naman sa red side, Geek Fam PH is kanorang gagamit ng ating Damos Dukeman on this Cupra Kingpin for this Lilia. Why not on this Estes at Kurt TZ on this Dyrot. Oy, anong nagaganap dito? Four-man rotation on the side ng ating both teams. Pero eto na, unang kulado doon, napakabilis. Namatay doon ang ating Rafaela on the side ng BREN ESPORTS. At gusto pa ata ng isa dito ng Geek Fam PH. Si Teng ata ang kaya dito kunin ng ating Geek Fam PH. Pero sabi ayaw naman dito, Kuya Yuji, Umbrella naman, nakpo. Pagkalit ng sistema, ganda ng suntukan. Yun na nga yung sinasabi ko sa'yo, ha, Prof. B. BREN ESPORTS, kailangan lang nila dito ng isang lineup ng heroes na kayang sumabay sa 3-man rotation na ginagawa ng Geek Fam PH.
Pero ito na mukhang nababasa ng Geek Farm. Sabi, pwede nyo naman kami sabayan. Pero ang problema, may ikipagsapayan kayo. Kung sanay kayo. Kung sanay kayo. Mas masakit or mas malakas ang damage potential ng early game ng TAMS compare sa mga frontline. Look at this. Ang pinitasagan nila na Rafaela medyo nahuli sa positioning. Oo, pero ito, as you can see naman, balik na lang sila dito sa pagkuha ng resources dito ang ating Geek Farm PH. Pero ang pagbabalik nga talaga dapat dito sa meta ng Tyrone. Again, sabi daw ng mga fans natin dito, kung mabalikan ko lang, sabi nila mahina daw kasi ang Tyrone, pero sa cloud control. Pero, oh! Courtesy, medyo na-flick. Na-flicker. Figure out for Courtesy. UG trying, eto, nasayang yung kanilang ikot. Pero that's a good setup. Alam natin palabas na ang level, I mean, ang first turtle sa ating laro. Ayan natin. Tingnan natin magkakaroon ng setup dito. Medyo magulong rotation for the side of BREN ESPORTS. Look at this. The three-man, nagsama-sama na. Ito na ang three-man rotation coming from na BREN ESPORTS. Terista, si UG, plus the Rafaela. Tingnan natin paano nila gagawin. Oh, pero kung makakapansin naman natin dito, naramdaman nila na kinukuha na naman ng Geek Farm PH ang mabilis na objective. Pero sabi nila, nakita na namin yan kanina ng game 1. Kailangan kami naman ang kumuha agad na. Again, resources tayo dito. Kung sino yung unang makakuha ng mga resources dito, Gucci yan pagdating sa early heroes, sa mga early heroes. This is a battle for Turtle Tank. Medyo nakabang lang dito from front. Dokman, medyo from front. Eto na, Bevuelo si Doc from the backline. Staman talon dito, controlling UG, zoning this one out, healing for everyone. Coming from this is Escaron from the backline. Sinusunog ang sustain. Nakuha ni UG ang kanilang pagong dito, pero sa harap dito mismo. Nakuha mo nga dito, pero yari ka dito kay Kingpin and damang bat muna ang ating BREN ESPORTS. Pero ni Yakap naman ni Dukman dito. Grabe naman itong mangyakap. Dalawa ang nahuli dito. And now, UG and Haze is take off by the side ng Geek Farm PH. Nakuha nila yung turtle. Kapalit naman mga buhay nila. Dalawang hero for the side of BREN ESPORTS still. Not a good exchange as of now kasi lahat nakakuha ng levels and of course gold para sa side ng Geek Farm. Kung titignan mo positioning ng Tyrod kanina, this is a second time na inikutan nila ang top lane. Pero balik muna tayo dito sa bottom lane. Doc Rivo trying to escape na dito against sa tatlo para sa side ng Geek Farm. Nagkakabakbakan na dito sa baba. Ispatan natin to. Sa baba, ano na lang nangyayari dito? Namatay si Wynad dito. Ang kanilang SS. Look at this. Escanor, si Mang Escanor, bumaback na dito. Oo, kung mapapansin nga natin, ladies and gentlemen, pinipili talaga ng BREN ESPORTS gumalaw dito sa ginagawang invasion ng ating Geek Farm PH. Pero yakap na naman po ni Dukman ang ating Esmeralda and pause muna on the side ata or basta time out daw muna dahil dapat matigil muna to. Usap-usap muna tayo. As you can see, Prof. B, Geek Farm PH, alam nila na meron na nga ang Esmeralda at saka Kagura, yung ating BREN ESPORTS na sinasabi natin, gumawa sila ng lineup na sasabay sa amin sa rotation. Ang tanong nga, sanay ba kayo? Oh. Tsaka kung titignan mo, kanina yung badang nila is naka tawag dito, naka bounty hunt. Ngayon, naka high end try na. Oo, para lang. Pag one-on-one kay Dairot ang problema, isa din si Dairot sa pinakamalakas sa one-on-one. And of course, knowing Dairot, naka high end try din siya dito. So, nagkaka-all-in lang. Oo. Isa pa, twice na ginawa ng BREN ESPORTS is to rotate, ikutan nila tong Dairot sa top. Hindi nila nahuhuli. It means, nasasayang yung oras nila na ibibigay and that's a space para sa side naman ng Geek Farm. Geek Farm PH. Yun nga yung sinasabi natin, sabi ng mga ating analyst dyan, kung ikaw ang isang team mo is magagank, ang nangyayari doon, kailangan yung gank na rotation nyo. When it comes to early, kailangan maging tagumpay. Dahil as long as tumatagal yun at hindi nagiging successful, mayroon pang chance na yes, kumuha ng ibang resources ang kabilang team or makapunta doon at makambak, may paghiganti yung ginagawa nyong gank. And as you can see, Kingpin ang nakuha dito ng BREN ESPORTS. Magandang sagot kahit paano makahinga ang ating side ng BREN dito. Doc Rivo, wala pa din dito. 1-on-1. Ito yung sinasabi ko, 1-on-1 with the great one. Pinagsusuntok din sa mukha. Si Curtisi, flicker in for the side. Coco against King. Uy, medyo pulado ka. Tingnan natin, nakikipagsaykuhan dito. Out na muna, Mang Escanor. Pulado ka na naman. Grabe naman yung pinapakita dito. Again, ang unang nakakuha naman dito ng objective, magandang way for the BREN ESPORTS. Coco on the top lane nakakuha. So magandang maganda para dito sa side ni Coco. Pero ito, bop, bop naman. Grabe naman ang side ko na ginagawa dito. UG yan. Kuya UG yan. Uy! Is Kagura. Pero oy, Dukman medyo pulado dito. Dalawang membro dito na Haze and Teng ang nakukuha. Pero hindi pa. Nakupo. Ang tagal. Bang! Napakaganda counter initiate coming from the side of Geek Farm dito. Nakuha pa si Teng. And look at this. Sir Curl TC medyo pulado against Doc Rivo. Naikipagsayawan siya dito. Babalik lang na ito ni ano ah, ni Curtis sa base. Nag-recall na yan.
Mukhang re-recolata ulit. Hindi pa niya kaya. Medyo makatipa si Esmeralda. Pero as you can see, kakasabi lang natin na Kuya Probi, yung ganong sistema, yes, magagang kayo at mahuhuli. Pero pag ang tagal, nyo makuha yung dapat igagang nyo doon. Ando na yung mga ibang manager niya just to get a revenge. And now, konti na lang yung buhay doon ng ating Kufra at sila pa ang nabutasan doon. Medyo tanky din na kasi si Kufra dito eh. Pero with the objective, kung titignan mo ang pinili as of now ng BREN ESPORTS is yung mga hero na malakas sa laning phase. We have this badang to clear the waves. So every time na maggagang sila doon, may hihirapan sila kasi paangatin lang ng paangatin ni Panang yung creep wave. And of course, nabasag nila first tower sa top para sa side ng BREN ESPORTS. Nakakuha agad nila yung tower ng Geek Farm. Hindi rin nila ma-force yung clash sa bottom lane. Kasi medyo nakakalituan pa ata ang Geek Farm sa kanilang rotation. And steady lane lang dito si Curtis, which is yung kanilang Dairon. Ang maganda lang dito sa side nga, nakakuha nga ng first torrent doon yung ating si Coco. At alam niya na medyo makokontrol niya yung mapa on the top lane. But still, titignan nga natin dahil dito sa medyo bottom lane, medyo nagkakagerahan. Ayaw ibigay ng Geek Farm PH. And now, still, healing for everyone nga, sabi dito ng ating Rafaela na si Hayes. And now, Geek Farm PH, kukunin ata dito ang kanilang gustong invasion for this second turtle. Geek Farm PH, at ito na nga, nakukuha na nga nila ito, Prof B, at makakameron sila dito ng kalamangan na para makabawi dahil tinan mo naman, BREN ESPORTS having a 2K golded on the side ng kanilang team. Pero to, tamang chill lang for both sides. Nagkakambahan lang, checking muna, pero still, Curtis, the Tyrant, holding the lane. Look at this, look, man. Sustain coming from why not? Sabi, stop muna tayo. Give discipline, lamang sila sa item. Try muna natin pumantay, and later makipagpakbakan tayo. But BREN ESPORTS want to force this middle tower. Kailangan nila, gusto nila pumakbak dito. Look at the position of their hero. We say it's medyo nahiwala yung sustain nila dito, ha? Oo, medyo pulido sila dito. Hindi na nila tinuloy. Iikutan na naman nila dito si Curtisi onto the top lane. Medyo napapaligiran ka. Apat na miyembro ng BREN ESPORTS dito. Nakaabang sa hindi. Tatlo lang pala dito. Pero tinan mo. Uy, pero tignan mo naman kung gaano katagal bago nila ma-takedown si Curtisi doon sa ating Dairon. And now, pero kung meron itong mga kakampi, yung ating Dairon, medyo natapo na ng skill nung ating tatong membro ng BREN ESPORTS. Pero look at this, sabi ng BREN, nakuha na natin sa top, they need Lipat to force tayo. Sa top lane to defend, pero bugain natin itong bottom, sabi naman ng Geek Farm dito. And now, as you can see, may sagot sila na torrent doon sa ating bottom lane at pambaot muna dito ang Geek Farm PH, pero ayaw ata dito, medyo nag-aabang dito ang mga barangay tanod, which is Coco and Yuji on this Kagura. At now, yan ang pinakamahalaga. Ako po, pero ladies and gentlemen, umakap na nga po, pero healing galing, hindi pa ata sa panjan. Sabi ng BREN ESPORTS, penalty zone. Grabe, penalty zone nga dito sa tatlo nangyayari dito. But BREN ESPORTS, sabi nila, kami ang mas malakas, ang healing galing. Kanina Estes to, pero Rafaela, and now Kingpin, and then Curtis, low life tayo dito, inaapol pa nga dito ni Hayes. And now, that is a 4-man kill on the side ng BREN ESPORTS. Ito yung pinakahihintay lahat ng mga nanonood sa ating live streaming, ang pagbabalik ng BREN ESPORTS. Yan ang sinasabi natin, aggressiveness. Nakuha na nila yung kumbaga naging diesel lang itong BREN eh. Yung diesel ng BREN ay ito na, mainit na ang BREN. As of now, 8-5 ang score. With regards sa kanilang kalamangan sa network, around 4,000 lang to. Kailangan pag-usapan ng BREN ESPORTS kung paano makakabalik sa bakbakan na to. Ang BREN na nagtitikta ngayon kung saan sila rotate. Nagre-react lang na nagre-react ang Geek Farm PH na nangyayari. Yes, sana dito ang BREN ESPORTS lang, sana magtuloy-tuloy yung kanilang pagbawi dito. And now, as you can see, on the bottom lane, nakakuha sila dito ng turret. And now, si Coco naman lumipat from the top lane. Dito naman tayo sa bottom lane. Kasi nga na dito yung kanilang tatlong member. Hey, trying dito ulihin si Escanor, pero hindi muna. Mababa muna dito, sabi ni Boss Yuji. And now, second turret on the bottom lane. Maganda pinapakita dito, pero may sagot ata dun on the top lane. Three-man rotation ng ating Geek Farm PH. Kuya Profi, naku po. Ahead ng isa laging Tori or Mina, dalawang Tori lagi ang BREN ESPORTS on how they put pressure with regards sa tower. Tinan mo naman, 4-2, magbabasag pa lang ang Geek Farm sa top ng first tower. Nakuha na sila ng level 2 tower dito sa bottom lane for the side of Geek Farm. Yun yung maganda lang sa ating BREN ESPORTS. Alam nila na medyo kailangan na objective-wise muna tayo
kung hindi tayo wag muna tayo mag-engage ng ating team fight because they have why not on this SS. But still, titingnan natin kung ano nga bang sunod na gagawin dito na sagot ng Geek Fan PH. And now, four-man rotation na dito ginagawa nila. A Bangers Gaming na dito ang Geek Fan PH. So, trying to make this thumbs. Sabi na, sige, force you to tap. Papalag naman ata. Hindi. Hindi sila papalag ata. Tingnan mo positioning ng Geek Fan. Medyo scared or somehow nag-aabang-abang lang dito. Kingpin trying to check. Wala, out na muna. Wala out muna, out na muna dahil alam nila medyo makati dito si Teng sa kanilang penalty zone coming from Teng at saka baka tamaan pa ng falling star mo. Yun nga yung nakakatakot dito. A crowd control having this series lang Esmeralda. So still, ano kaya sa dito? Nakakuha ng Torre. Maganda dito from the side ng BREN ESPORTS. Mapa-out na dito ang Geek Fam PH. Medyo hindi sila makalabas at yun ang mahirap sa side ng Geek Fam. Ayun nga, hindi nga sila makalabas dito. Sila naman ang hinahatidan ng mga minions. Medyo hindi nag-work yung pick nila na die rot para sa side Lord ng Geek Fam. Lord is resurrecting soon, sabi dito ni ate mo, announcer. Oo, sabi ni ate dito, parang sinabi niya, kunin nyo na to. At sinabi na nga na Lord One. Pero dito na natin kung yan nga ang kukunin ng BREN ESPORTS. Op! Yan naman, Teng. Hinaharas lang dito si Duke Menendao. Bouncing ball, try to clear the waves na lang na parating dito sa ating Geek Fam PH. And still, how can this stop from the Geek Fam PH? Tingnan natin kung hindi ko masabi. And there you go, another peek off para sa side dito ng BREN ESPORTS. Sprint is up. They want to burst this Mr. Yuji is down. Pero counter-initiate coming from the side of BREN ESPORTS. Sinasayawan nito, Kribo. Harap sa harap, sa apoy dito. Mamamatay pa ata, Mang Escanor. Kitang-kita sa camera na tumatakbo pa back dito. Now look at this on the back lanes. Dokmen, tulungan mo naman si Mang Escanor. Nakuha dito si Mang Escanor. Dokmen, susunod na. Dok is out. Lord is in. Yun, tama ka dyan, Kuya Propi. Ang tatlong ang membro na patay doon on the side ng Geek Fam PH. Ito na nga kaya, all one series na nga tayo on the side ng BREN ESPORTS. Sabi naman dito ni Hayes, tamang aras lang. Sabi niya, Estes kami dito kanina nga. Meron kaming Rafaela. Kami na nga ang gagamit. Kung sino nga ba ang gumagamit ng Rafaela, siya yung nananalo. Pero battle of Rafaela. Oo. Pero si Rafaela ang the key. And now, hindi pa nakukuha dito or napupunta dito yung ating Lord One on the bottom lane. Malayo pa siya dito, ladies and gentlemen. Pero, nakakuha na dito ang dalawang mid inhibitor turret at saka top lane ng ating BREN ESPORTS. Pero ito ang pagkatok ng six-man, Kuya Profi. Naku po! Nakukuha ba ata? Yes, I think. Goy, penalty zone dito sa dalawa. Why not? Forcing to out na muna. Pero flicker in to sustain na kanyang teammates. Thumbs will go down dito. Coco will go down as well. Double kill para sa side ng BREN ESPORTS. Nauubos unti-unti. Ang tropang Geek Fam 3-4-1. And sa triple kill, I think this is it. And a recall on coming from Haze. Yan na nga po yung sinasabi natin, ladies and gentlemen. They have a heart of a champion. Tamang-tama. Ang ating score as of now, kailangan pag-usapan to ng both teams kung paano kapag-adjust. That's, hindi gumana yung pseudo pick na sinasabi natin, which is yung Tyrod for the side of Geek Fam. Let's see sa third game. Bumalik si Doc Ribo dito sa kanyang Esmeralda having this MVP for this game. So napakaganda para dito sa side ng BREN ESPORTS. Ang mangyayari dito, Geek Fam PH, naramdaman nila na kaya agad sumagot ng BREN ESPORTS. Now, we have an all-one series. So mahirap to para dito sa side ng Geek Fam PH dahil nabaliktad ng BREN ESPORTS yung nangyari ng game 1. Binilisan lang nila yung rotation. Kinapitalize nila yung double match setup ng BREN ESPORTS. Paano mas mabilis mag-rotation? Kuha tayo dito, Rafaela. Movement speed is up. Rafaela wins game para ata sa series na to. First damage ba naman ng dalawang mage, Kuya Profi? Talagang masakit when it comes early. Pero titignan nga natin kung ganun pa rin yung magiging lineup nila. Dahil nga malayong malayo dun sa kanilang naging pickings nung ating game 1. So parang ano, binalik nila talaga or sinagot nila yung ginagawa ditong early aggression ng ating Geek Fam. And you can see guys, it's a total domination na pinakita ng BREN ESPORTS right after lang nila sa rotation. I mean at the peak off dun sa middle lane. Dun na nag-start yun. Look at the yung tower dito sa middle lane. Hindi man lang, ay tinawakan nila ng konti. Bawasan ng bahagya lang. Oo, bahagya. Pero sunod-sunod na nun, hindi nila nakuha yung middle lane. Dun nagkaroon ng problema yung Geek Fam. So, ang mangyayari kasi si Ace, ito, Rumerical pa. Rumerical, yeah. Talagang
the TP Gaming dito, sabi nila, the boy band, pinandong pa rin sa side ng ating BREN Esports. Pero, sa ating mga fans dyan, sa ating stream right now, again, ang pagbabalik ng BREN Esports to have an all-one strategy. Pero sa tingin mo, kaya bang bumawi ng BREN Esports talaga? Or, ano ang meron dito ang GIFA page? Dairon, hindi naging maganda sa pagbig dito ng side. Watching BREN Esports, Diyan pinakamalakas ang BREN Esports. Once na makuha nila yung momentum, mahihirapan ka na i-stop ang BREN Esports. Like for example, for the game 1, nawala yung aggressiveness ng BREN Esports, which is ganun sila maglaro. Uh-oh. Problema, pag hindi sila nakakabuelo talaga, nahihirapan sila to come back. Pero pagka nag-umpisa sila na napakaganda, tuloy-tuloy na to and they can close the game very clean. So yun ang ginawa nila dito sa ating game 2. Sila yung kumuha ng snowball on the early games and then nagdire-diretso sila. As you can see, Coco on the top lane. Nung nagka-meron siya objective at nabutasan niya na, punta naman siya sa bottom lane. At alam niya, dahil sina UGN at Ace ang mag-rotate na. Ayan na po siya. Ayan mo si Shaolin ML. Ganito kasi pre. Dalawa-tatlo tayo doon. Pag ikot noon, ikaw sasama, sasabog tayo doon. Huwag kang sumama sa akin. Magulo sa utak yun. Oo. Dapat ganito kasi, sabi ko sa inyo. So, balik tayo ha. Tatlo ulit tayo doon. So na, BREN Esports, nagkakameron tayo ng pangiting tagumpay. Again, magandang pakiramdam yun ha, na magkameron ka ng pag-comeback sa ating Best of 3 series. Ang tanong lang talaga kung magdire-diretso ang BREN Esports sa ganitong serye. Sabi mo nga, Geek Bang PH for nakapunta ng qualifiers. So, ang hirap ng ginawa nila. So, hindi nila pababayaan na hindi agad sila makabalik pagdating dito sa game na natalo sila on the second game. Alright, still waiting for the third game. This is Geek Fam versus BREN Esports. Kailangan na nag-uusap sila. Sabi na, pre, yung adjustment natin. Tingnan natin kung babalik sa classic lineup ang Geek Fam. Ngayon lang nila pinakita ang Dairot sa kanilang medyo kalawan. Medyo hindi nag-pay off. Nasa ano yun eh? Nasa Shaolin book ni ano yun, ni YNAP. Oo, medyo hindi nag-pay off yung pagkuha ng ating Dairot ngayon. So parang mamaya na ulit yan. Muna tayo. Balik tayo sa ating lineup. Because this is game 3. Again, mahalaga yung mga points dito sa ating regular season week, di ba, Kuya Rocky? Kasi isang laban, I mean, every battle or every game is important kasi sa point system natin. Oh, sa pointing system tayo nagre-relay at ang top 2 na bottom ang matatanggal dito at the end of the regular season. Hopefully, lumabas yung inaasahan ko. Isa pang pseudo pick ng sino ba yan? Hindi ko pwede siya. Ay, hindi pa. Mamaya. Baka kasi mamaya ano, baka makuha. Pero abangan natin na kung tama ang ating hula ni Kuya Prof. Dio. But again, guys, sa lahat naman nasa stream dyan, ang pagbabalik na nga ba ng BREN Esports, i-hashtag nyo lang dyan, BREN lang palakas. Or kung sinusuportahan nyo, ang Geek Fam PH, hashtag Geek Fam PH lang palakas. Yan. Ikaw ba? Kanino ka asa ngayon sa pagdating sa third game? Ako, yun nga yung sinabi sa ko. Sa momentum o sa adjust? Kasi, ang momentum is nasa side ngayon ng BREN Esports knowing na nanalo sila from the recent game. Ngayon, ang adjustment, magagaling dito sa Geek Fam. Kanino ka ngayon? Sa adjustment or sa momentum? Ano mas, sa tingin mo mas may key factor to win na yung series? Ako, tama ka dyan na. Ako, pag nakita ko lang yung pagbalik ng lineup na meron talagang early heroes ulit na ang ating Geek Fam PH ako. Pero pag binaklas agad ulit ng friend at kung meron sila ulit dito ng another setup ng lineup ng mga heroes, I think mahirapan sila bumalik. So, I go for the Geek Fam PH. Kung magkakameron sila ng ganun ulit na setup. Okay, tingnan natin dito. Adjustment versus momentum ang ating third game ngayon. Still waiting for the third game again. Geek Fam versus BREN Esports to mga sir. And kung titignan mo kanina nag-shake sa game 1 yung BREN with regards sa 3-man rotation. Nag-iba rin ng pickings yung side ng Geek Fam. They're trying to experiment something. Well, nakikita ko naman nagpa-practice sila dun sa mga scrims nila. Pero hindi nag-work para sa side ng BREN Esports. Parang hindi mo sa amin pwede testingin yan. Are they still going for their plan na may pinaractice kami kakaiba, susubukan pa rin namin sa BREN. Tignan natin kung paano gagawin ng Geek Fam. Yun na yung ano natin. But still, kung makikita natin dito, BREN Esports, alam nila na nakakuha na sila ng game 2 eh. So, ang mangyayari na lang dito,
So dapat pala ganun yung sistema natin sa Geek Fan PH. Kasi ganito yung ginagawa nila sa atin. Early hero, sige, makikipagsuntukan kami. Kahit 2 minutes gaming pa lang ganun. Kasi kung papanatilihin nila na Geek Fan PH, aray nasanay sa ganun. At pag na, alam nila eh, kalkulado nila na pag, ay nako, BREN Esports, hindi lalaban. Tsaka sila nag-go dito. So, tingnan natin kung ganun nga. So, ladies and gentlemen, again, all one series tayo dito. Pero huwag na natin patagalin pa. Punta na tayo sa draft picking. Ganun pa rin ang ban ng BREN Esports at Esmeralda. Respected ban on the side ng Geek Fan PH dahil ayaw na nila. Malikot na kanina. Mahirapan tayo, sabi ng Geek Fan PH. Second ban for the side of Geek Fan. Let's see kung anong kukunin nila dito. Mukhang this is a battle of Rafaela daw. X-Borg is out. Tingnan natin. First pick for the side of BREN. Medyo ang dami naka-out dito na hero. Still, stick tight sa galawan. Terizla. Gusto nilang nasa kanilang lineup to. Ang ating Terizla pick coming from BREN Esports. At ano nga kaya ang sagot ng Geek Fan PH? Pwede sila ang kumuha dito ng Rafaela kanina, ha? Kasi parang sabi nga natin, Rafaela. Rafaela saves the day always. At yun na nga po, sinama, kakasabi na lang natin dito. Rafaela, bakit pa natin ibibigay ko yan din na may pipick nila? They're trying to save it for the third pick, pero sabi ni Y na dito, hindi. Akin yan. Nakuha naman nila is yung Kufra para sa yung BREN Esports. This is a three-fighter setup, and of course, wala nang main tank dito. It's either a double mage for the side of BREN Esports or assassin. Pwede, and pwede. One mage. Oo. Pero dito, kanina, lagi pa nagbaban dito, pero nasa kanilang part ngayon, Geek Fan PH sila ang kumuha ng Joe. Dito, kanina nababan niya, sa ngayon na open silang kumuha. And now, Hayabusa, on the side ng Geek Fan PH. Maganda. Buwang napanood ko ito kahapon eh. Side lanes, we have the Hayabusa and Joe. Sa ganyan lang pa sa tingin mo yung inaasahan mo sa Geek Fan PH na kanina baka lumabas, lalabas ulit. Possible. Pero napanood ko to sa ONIC kahapon yung style na parang ganyan. Sobrang lapit pero yung strategy nila for the side lanes, kung paano pumush. Look at the Geek Fan targeting ang objective gaming dito, an early game setup sa kanila. Yes. Kasi 3-man fighter to eh. 3-man fighter ang kukunan niyan sa early game. Huwag na natin harapin masyado, sabi ng Geek Fan. Let's go for the side lane strat. Tingnan natin if it will work para sa atin. Yes. Now, as you can see, ladies and gentlemen, medyo natatagalan mag-third band dito on the side ng Geek Fan PH. Talagang pinag-usapan nila. At eto na nga, they don't want a double damage ng mage. Once again, ayan o. Respect bad. Sabi ni Wainan, wala na si ano dyan, wala na si Kagura. So ano sila, wala na, maniwala kayo sa akin. Kung hindi, basta. And now, as you can see, Ward the pick on the side ng Geek Fan PH. Ano nga kaya? And now, totoy ba to on this graph? Medyo magandang zoning tank for the side ng Geek Fan PH. Lucian, inilabas, hinover na dito. And of course, is this a double main setup pa rin or an assassin? Oh, Marksman. Classic lineup pero walang main tank dito. Ay, Kufra pala. Kufra is the main tank ang mangyari dito para sa BREN Esports. Siguro parang just to secure nga lang nun onto the late game, di ba, makatiyan? Oh, merong Chinage. Yon ba? Oh, carry. Pero mas I think it's carry. Para lang talagang matunaw. Pambutas. Matunaw dito kay Totoy Bato. At eto na nga, Yuji. On this shot naman ang gagamit. Papakitaan niya ulit tayo ng cushion pick. And now, Chang'e. Si Chang'e ay nilabas na. Chang'e naman. And of course, same style ang pang-iikot nila dito kasama is Rafa, Chang'e, and Krak. Habang maintain lang for the side lane push, etong si Kingpin, the Cho, and the Hayabusa. Oo, tama ka nga dyan, Coach Propi. Wow. Diba? Coach na. Prop, dyan ka lang makakita. Pero titinayan natin, BREN Esports, kaya nga bang sumagot dito, wala silang hiling-galing dito ah. So parang sabi nila dito, iba na naman. They'll go for, inasaan dito is sama mag-snowball agad ang carry dito. Papalag, pwede niyang putasin si Grak. Ang i-capitalize lang dito ni ng Geek Fan is yung mobility nila. They have this Rafaela para makapag-rotate and sama pang-burst gamit ang kanilang Chang'e. Oo, tama ka dyan. At makatinga naman yan, di ba? Lalo na yung mga, yung ultimate niya coming from this Chang'e. Medyo titignan natin kung paano ika-counter dito ng BREN Esports. But still,
having this Gushot ni Kuya Yuji. Alam naman natin na isa rin siya sa pinakamagaling gumamit ng isang Gushot. But still, ladies and gentlemen, this is an all-one series. Titingnan natin kung sino nga ang mananalo dito sa ating first game sa ating day 6 ng regular season. And now, as you can see, BREN ESPORTS dito. Hey, ang gagamit natin Kukla, Coco on this Tamus Tech. Ang gagamit natin Terisla, Yuji once again on this Gushot. And Doc Rebo ang ating carry. And para naman sa red side, we have the Geek Fam PH. Why not using the Rafaela, Mang Escanor, gamit ang kanyang show. Courtesy para sa Hayabusa, Dokmen para kay Otops Grog, and of course, Kingpin using Chang'e. Oh, Chang'e. Pero dito, oy, as you can see naman, Geek Fam PH, grabe naman, tama ka nga, Coach Propi. Tatlong rotation-wise, ang ginagawa talaga ng Geek Fam PH, having this Grog, Rafaela, and Chang'e. Pero, dito naman sa ating banda top lane, Yuji, on Coco, on this top lane para lang ma-secure yung kanilang craft. Again, dapat dito makasnowball ang ating Gusho ni Kuya Yuji para lang may sagot sa ginagawang invasion ng Rafaela at saka ng Chang'e. Look at Coco on how to zone Courtesy out sa kanyang lane. Pero ito, nakita niya pati si Teng nakaabang dito sa kanya. Muntika na hindi sa pot while kinakapitalist na gig fan. Sabi, pre, nakispatan ko dito, tatlo sa top. Gawin na natin tong objective, which is yun yung pinakagusto natin. One-on-one with a great one. Carry versus Jones. And Courtesy is down. Ito na nga yung sinasabi natin. Ito ang gustong mangyari ni Kuya Eugene, yung ang unang mas noble. Pero ang ganti sa first blood is a first. Tore. Dun sa ating bottom lane. I think they want an exchange dito with regards to objective. Mumahabol dito si Mang Escanor. Mukhang mahuhuli na siya to save ang kanyang tower. Hindi, umabot siya. Umabot, buti na lang. Umabot. So now, Coco, try cut lanes lang dito on the top lane. Pero eto naman, sabi nga natin, sino nga kaya mahuli ng rumorod ng tatlong taon dito. At yun na nga, si Teng ang nakita. Pero alam niya na yan. Sabi, alam ko yan. Hinahanap ko lang kayong tatlo kung saan kayo mapupunta. Pero ito ah, trying to scout the turtle for the side of BREN ESPORTS, giving some vision si Teng dito. Zone out lang naman. Pero one-on-one with a great one, Coco against Mang Escanor. Kitang-kita niya naman, uppercut left and right dito. And now, Mang Escanor. Sabi niya, Makati, nasusunog ako. Di ba pwede yun? Oy! Napapalibutan na pala dito. Buong barangay ng Geek Fam. Pinagbabato dito ng asin. Now, Tams, Coco is down. Naku po, anong nangyari naman doon? Napakabilis ng mga tanod. Mas mabilis pala yung tanod dito ng Geek Fam PH. Yung ronda nila, isang nakita doon sa may bandang top lane. Tapos, huli ka ngayon, ang sabi ng Geek Fam PH. And right now, still, lamang naman ang BREN ESPORTS sa ating goal. Nice switch sila dito ng hero. Look at Courtesy going onto the bottom lane. Sabi niya, pre, nahihirapan ka dyan. I got you, fam. Emang Escanor going onto the top lane. Tamang switch lang, tamang focus fire lang with regards their lane face. Yes, and now as you can see naman dito, medyo wala pang kaganapan ulit dun sa BREN ESPORTS. Hindi pa natin ulit nakikita yung rotation dahil magkakaiba yung ginagawa dito ng ating both teams. As you can see, balik dun si Kuya Eugenio on Coco on the top lane. And now tatlong rumoronda pa rin dito on the side ng ating Geek Fam PH. Why not? And Kingpin plus, gusto pa nila makakuha ng ating mid turret, pero hindi, makikita sila dito ni Teng. And now, Mamba out muna tayo dito. Look at the movement of BREN ESPORTS. They only react sa ginagawa dito, pero ito, munti ka magka-clash ata dito. Coco might go down dito, biniverse ng buong tropa natin, but Grak is down. Di pa tapos ang bakbakan. Eugene needs to go out. Penalty zone na nagpintes dito. That's a quick hands coming from Why not? Mang Escanor trying to check, face check dito. Courtesy, nasusunog ka ba ng ating mami? Grabe naman dun. Kung mapapansin mo dun, yun yung ginagawa nating classic Yuji on this Gushot. Pag nakita niya na pwede nang pasukin at naitapon na yung mga skills, tsaka siya magpapakita dun sa ating middle lane kanina. And now, Courtesy on the bottom lane, napauwi muna dito. Lancha taktaw, ito na. Tamang ages lang dito, pero nakaabang ang buong barangay dito. Tatlo against Mang Escanor. Flicker, out sa punta, makakaligtas. Trying to save Kingpin, pinagbabato dito. Still, Mang Escanor is out. Si Mang Escanor nga ang nakita doon ng ating BREN ESPORTS. Pero dito, Ace, nakita dito. Parang gusto niya si Why Not. Uy, naku, pero Wild Charge dito. Kami from Dukmen, pero Bamba out na Ace dito. Delikado dito. Ah, penalty zone. Grabe naman yung ipinapakita dito ng BREN ESPORTS. Sila ngayon yung pinakamabilis ang rotate now. Having this 3K gold dito on the side ng BREN ESPORTS. Maganda yung ipinapakita nila dito, Kuya Profi.
Tignan natin kung ano magiging sagot dito. 5-1 na po ang score. Nagka-capitalize ang gusto gawin or nagdidikta rin ng Bren Esports. Kanina pa niya kung may pinaiikot dito. Ah. Oo, tapos. Ipe pwede to. Now, ang power spike dito ng Gushin ay lumalabas na 3-0-2 ang kanyang score. Yan ang pinakagusto ng isang Gushin user na mag-snowball early game. 5 minutes with a 3 kills. Napakaswabi ng galawan. Oh, yun yung pinakamaganda doon kay Kuya Eugenio having sa 3-0 standing. And now, Doc Rebo trying to farm lang dito. Medyo hindi pa nga siya sumasama. Kaya medyo delikado dito. Pag sumama na nga si Doc Rebo, titignan natin. And now, Geek from PH. Yan, meron silang 3-man na rotation. Pero medyo napapa-safe na lang. Safe yung ginagawa dito ng Geek from PH. Medyo hindi sila nag-i-engage ng team fight. And another one, this bottom tower for the side of Geek from Doc Rebo trying to cut lanes dito. Tamang yakap. Coming from Haze, Docman. Medyo naliligaw ata ng landas dito. They want to disengage. Good discipline coming from Bren Esports. Is this a fake back, mga sir? Oo, I think, daw. Yes. Kailangan nila i-force to. Gustong gusto nilang kunin sa tower sa bottom lane. Alam naman, lamang sila dito ng 3K para sa side ng Bren Esports. Look at the item. Hunter Strike 4, Hayabusa. Uy, unusual na. Usually, BOD agad yan eh. And now, having a pretty time pa dito, si Chang. Kung mapapansin mo si Kingpin doon, naramdaman ni Doc Rebo na masakit yung damage sa kanya ni Kingpin. And now, having this pleating time, medyo ultimate coming from si Chang. Pero ito, on the bottom lane, ata nagkakamayroon ng labanan doon. And now, parang pipitasin nila doon si Doc Rebo. Pero dito, 3-man rotation on the top lane, kumukuha sila ng objective. Ooh! Ako po, eto na, why not and King may map out muna, pero yung ating Hayabusa doon, gusto mag-pay off, mamaya daw. Still cut after cut ang pinapakita dito, the power hero ang pinapakita ng Bren Esports dito. I-cut natin yung top, i-cut natin yung middle lane dito, the tower sa top lane, will go down penalty zone dito, sa tatlo mga sir, pero hindi sapat, walang follow-up. Backup coming from the side of Bren, now tank is down. Nagka-penalty zone siya, naikas niya doon, pero wala na. Nahuli na siya doon. Iniwan na siya doon ng Bren Esports dahil alam nila na ando na ang apat na membro ng ating Geek Fam PH. At ngayon, sila yung nag-rotate. And now, Coco, nakuno, Shadow Kid, pero wala. Haras lang, sabi din ng Curtis dito, para lang mapaalis dito. Tinesting lang yung damage niya dito, pero hindi sapat. Ang pinaka-problema dito, isa pa ng Geek Fam is the space na nakukuha dito ni Kari. Uy, nakulong dito si UG. Going in, sir. First coming from the side of Bren Esports. Now, Grank is down. Walang frontline ang Geek Fam ngayon. Alam ng Bren Esports yan. They need to force a clash dito. Cortese being zoned by these three Bren members. Kita nyo naman, Shadow Kill na naman. Paglabas nito, most likely, pwede siya mapitas dito. Yan na sinasabi natin. Cortese, Hayabusa is down. Napakaganda. Yun na nga ang ating dali sa ating Hayabusa. And now, as you can see, 7-2 ang ating standing. Nararamdaman ng Geek Fam PH yung medyo tagilid nilang sitwasyon dito. At yung ating carry dito, hindi pa sumasama nga. Hindi pa masyado nga. Yes, nagkakameron siya ng sight dito sa ating Geek Fam PH. Pero hindi pa niya masyadong ginugo. Pero titin na natin kung ano nga magagawin dito. Now, ating second third dito on the side ng Geek Fam PH. Medyo pulado at talagang mababasag na ata dito. Pero still, Doc Rebo ang threat for the Geek Fam PH, Kuya Bro. 1-0-1. Hindi nila mahawakan dito si Doc Rebo. While UG having this level 11, nakakapag-rotate siya. 4-0-2. Gumagana lahat ng positions for the side of Bren Esports habang lumiliit ang map control ng Geek Fam PH. Look at the objective right now. It's 3-1. Tapos bumubuhos pa sila sa side ng Hayabusa, which is ang gusto mo makita is Hayabusa lagi. Solo lang sa lane. Ang problema, pag every time magsosolo siya dito, tinatatluan siya dito. Look at this. Tatluhin na naman natin dito si Curtis. It is the same story. 3 times or I mean, twice na nangyari. Hindi na dadala si Curtis. Pero tignan natin dito. On the middle lane. Flicker out. Coming from White now. Trying to burst something dito. UG papasok pa. Out na muna dito. Escanor trying to pick someone dito. They want to disengage. Pero huli na ang lahat. Crack will go down. Mang Escanor. Sunod-sunod. Sumutumba ang mga tauhan ng Geek Fam. And now, as you can see, Kuya Yuji, gusto pa ata ng apat na down on the side ng Geek Fam PH. Sige, pinalatan natin tira dito. Flicker out lang para makaalis dito. Hindi na kaya kailangan ng Lord. Sabi dito ng Bren Esports. And now, courtesy dito at Geek Fam na lang ang mag-de-dev. Kaya ba nila dito? May minions dito. Ang ating Bren Esports. At pinasok na nga
ang ating BREN Esports. Batik na batik, totoy ba to? Hindi ka pa sapat. And now, kahit walang Lord, papasukin na ng BREN Esports. Uy, gusto pang lumaban, Iskanor! Naku po! Triple kill na nga, Doc Rebo once again. At eto pa, another maniac pa. Or wipe out. Grabe naman, Doc Rebo. Sabi nga kasi, Doc Rebo yan. Grabe, pinakitang puso. Another, ito na. BREN Esports sa ginawa nila. Kanina na 1-0 sila dito. Now, they come back 2 straight game. A good win para sa side ng BREN Esports. Nawala ng sagot ang Geek Farm sa total dominance, total rotation, balance lane na pinakita ng BREN Esports. Still, BREN is BREN. Eto pa, Rumbi, sabi nga natin, they have a heart of a champion. So, ibig sabihin, hindi sila nagpapa-apekto pagka na 1-0 sila sa una. Ang ginagawa nila dito, pag-usapan lang ng konti kung ano yung pagkakamali ng game 1 and then i-apply natin ng game 2. At pag naging okay ng game 2, alam na natin kung paano kukontrolin yung game 3. And now, yun na nga yung ginawa nila. They secure the carry ni Doc Rebo just in case na magkameron lang ng mid game or papunta ng late game. At yun na nga yung nangyari. Nag-pay off talaga si Doc Rebo doon at unstoppable, nagkameron pa ng game. Gusto ko yung pick dito kasi ng move ng BREN is having